Muling tumaas ang aktibidad sa Bulkang Mayon kasabay ng nararanasang pag-ulan ngayon sa Albay. Pero agad nilinaw ng FIVOX na wala itong anumang direktang epekto sa bulkan. May ulat si Joshua Garcia. Batay sa Thunderstorm Advisory No. 1 ng Pag-asa Southern Luzon, naranasan na ang katamtaman hanggang malakas na buhos ng ulan na may kasamang kidlat at malakas na hangin sa Camarines Sur at maging sa Albay. Kaugnay nito ay nilinaw ng FIVOX na walang direktang epekto ang ulan sa kasalukuyang sitwasyon ngayon sa Mayon Volcano. Yung mga pag-ulan, walang direct na influence yan sa eruption. There are many instances na po na dumaan ng bagyo during an eruption of Mayon Volcano. Ang makakaapekto yan, of course, yung lahar. Pero tiniyak ni Dr. Cedric Daep ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO na handa sila sa anumang posible magiging banta ng lahar sakali magtuloy-tuloy ang pag-ulan. Kapag nasa north-northeast location ang bagyo ng Legazpi, sigurado yan, hihilahin yan ang habagat at pag hinilan yan, babantayan natin ang rain gauge sa FIVOX. Kapag umabot tayo ng 40 mm, magpapa-evacuate kami ng tao sa lahar. Kasi pag aabot yan, sigurado lampas ng 60 mm for destructive lahar with a lead time of 3 hours. Yun po ang gagawin natin. Sa pinakahuling monitoring ng Mayon Volcano Observatory o MVO ng DOST FIVOX, nakapagtala sila ng 70 na dome collapse pyroclastic density currents o PDC, 241 rockfall events, habang bahagya lamang ng tumaas ang bilang ng volcanic earthquakes mula sa 102 kahapon na ngayon ay umakyat sa 107. Paliwanag naman ng MVO, hindi raw dapat ipag-alala ang kaunting pagtaas sa seismic activity dahil low frequency earthquakes pa lang naman ang ipinapakita ng Mayon. Sa papupulong na ginawa kahapon ng Albay LGU, APSEMO, FIVOX kasama ang iba pang sangay ng pamahalaan, tiniyak ni Governor Edsel Grex Lagmat na hindi kakapusin sa pagkain at tulong ang mga evacuees. So kayo po'y nakatitiyak na handa po tayong tumugon sa anumang mga contingencies na mag-crop up dahil meron po tayong magandang relasyon sa national government, maganda po yung ating budgetary process sa Quick Response Fund, and then meron po tayong mga ginagawang hakbang na makakuha pa ng additional funding para sa ganoon talagang mapunuan ang anuman mga pwedeng mangyari. Nasa maayos namang kalagayan ng mga bakwit sa Albay, tulad na lamang na nasa halos 200 pamilya o katumbas ng higit 600 individual na pansamantalang nanunuluyan sa Anislag Elementary School sa Daraga Albay na karamihan ay galing ng barangay Miisi na nasa loob ng 6-kilometer danger zone. Pero padalangin pa rin ng ilan ay kumalma na sana ang bulkan ng Sagayon ay makabalik na sila sa kanikanila mga tahanan. Okay naman. Nakakaraos naman sa Roara. Dami naman tumutulong. Wala naman problema. Inaksyonan ng Provincial Health Office katuwang iba pang ahensya gaya ng DOH ang ika-4 na nagpositibo sa COVID-19. Naka-isolate na ang isang 51 years old na bakwit sa San Jose National High School malilipot kasama ang nasa mahigit 20 individual na naging close contact nito para maagapan ng pagkalat nito sa evacuation center. Patuloy naman ang regular na pag-iikot ng mga health workers sa evacuation sites para tiyakin ang kalusugan ng mga bakwit at pinapaalalahanan ng mga ito na agad lumapit sa kanila oras na may maramdamang sintomas gaya ng ubo, sipon at lagnat. Bilang bahagi na rin ng kanilang countermeasures. Joshua Garcia para sa Bayan.